Hi guys, may nasampulan ano? Ito po, itong vlogger na to. Pro BBM vlogger slapped first bawal bastos lawsuit in Benguet. Ako po ay natutuwa kay Mia. I-follow po natin. Ilalagay ko na lang dito sa screen. Anyway, talagang nakakatuwa. Sige lang. Kung meron tayong basihan, talagang dapat lang nasampulan. Okay. Nung pinuntahan ko yung kanyang account, yung kanyang Facebook, abay, hindi na naman tayo magtataka. Parehong-pareho ng tabas ng dila yung mga yan talaga. Diba? Antinde. Yung tipong, sige na nga, uubusin ko na ang kahihiyan ko. Maging sakalam lang. Ganun na ganun. Ganun na ganun yung idea nila. Mapalaki lang ang aking platform. Abay, tutuyuin ko talaga. Uubusin ko ang kahihiyan na yan. Parang hindi nila inisip na meron silang family. Meron silang mga kaibigan na posibleng magtaka. Posibleng, what the heck? Anong ginagawa mo sa mga content mo, diba? At totoo yan, karamihan po talaga sa kanila ay hindi na iniisip yung sariling kahihiyan at kahihiyan ng kanilang family. Alright, so maganda to. Maganda talaga. Hindi kasi pwedeng, diba, kung wala ka ng argumento sa isang issue, abay tumigil ka na lang. Hindi yung aatakihin mo pa personally yung isang tao. Personally, ah. At kakaiba talaga yung mga atake niya. Hindi na natin idedetalye talaga. Pero, eto po yung pinakamasaklap. Court records showed that the vlogger's bail was originally set at 50,000. But Padawi had requested the court for a lower amount, citing financial constraints. Ayun naman pala. Ay, ba't ang tatapang? Ay, ba't ang tatapang nyo? Wala rin naman pala. Hindi ba? Naalala ko yung isang vlogger na nahulihan din ng illegal drugs. Abay, parehong-pareho talaga ng direksyon ng kanilang buhay. Hindi ba? And had claimed that his family could only raise 25,000. Padawi was allowed to post a 30,000 bail bond instead. So, naging 30,000. So, ang point ko dito, kaya ko yun binasa, wala pala kayo. Pero bakit ganon? Bakit sa social media kayo, ginugugol ang napakaraming oras nyo sa social media, eh kahit pala 30,000, wala kayo. Diba? Yun yung matindi. Eto ah, sabihin ko sa mga viewers ko rin, alam nyo po kung ano yung nakakahiya. Diba? At kung ano yung bagay na hindi mo or hindi ka magiging confident sa buhay, yun po ay kung wala kang ipon. Ito yung natatandaan ko sa father ko. Sinabi niya sa akin na pag ang ipon mo ay mas mababa sa edad mo in 1,000, ay matakot ka. So halimbawa ako, 48 years old. Okay, sinabi ko na. Pag ang ipon ko ay below 48,000, walay. Hindi ba? Natatandaan ko yan. Kaya 20 years old pa lang ako, lagi ko na yung iniisip na ang ipon ko hindi dapat bababa sa edad ko in 1,000 pesos. Alright, so sa ngayon, iniisip ko na lang 48 ako, abay sana very soon hindi na bumaba ang ipon ko in 48,000. Hindi na pesos. Dollars na. Ay, mukhang nangyayari na eh. Ayoko lang ipakita. Dahil ang dami na namang maiinggit. Okay. Have a good day.